Magandang araw mga Kadok TV. Kumusta kayong lahat? Ngayon, meron tayong gagawing isang CRT TV. Tube type siya. Dinala siya dito ng may-ari. Bali, ang problema daw nito, may guhit lang siya sa gitna. Kulay blue. Tatry natin. Subukan natin gawin. Bago natin buksan yung TV, shout out nga po muna pala kay Jelly Masongsong sa kay Idol Ryan Crossit. Idol, shout out sa'yo. Yan mga Kadok TV yung gagawin natin ngayon. Isang tube type. Bali, sinaksa ko na siya to. Try natin kung ano bang talagang problema nito. Nagpower na siya. Nagpapower naman siya. Nag-oscillate. Tapos yan o. Ganyan lang yung problema. Ganyan yung problema niya. May guhit siya sa gitna. Vertical. Tapos sa likod niya may napapakinggan akong sumisirit. Sumisirit. Bali, yan yung model niya. NA 1429. Napapakinggan ako sa loob niya sumisirit. Hindi ko malaman kung chopper ba siya or playback. Try natin buksan para malaman natin kung anong problema. Patayin ko muna siya. Mga Kadok TV, bubuksan na natin para malaman natin kung anong problema niya. Araw kasi mga Kadok TV, nung hindi pa ako nag-a-abroad, nag-aaral pa ako ng college, ganito yung unang mga nire-repair namin, mga tube type. Kasi tatang pa ng mga tube type noon, katulong ko yung kapatid ko. Meron siyang shop dati. Bale, yan yung loob niya mga Kadok TV, ha. Super dumi. Dumi-dumi. Malililinisin muna natin. At nakita kong problema yung sumisirit niya. Yan o. Yung playback niya may
damper ng playback niya, meron siyang ano, back. Bali, pumutok yung plastic niya. Subukan natin remedyohan kung kaya. Lagyan natin siya ng ano, grasa. Karaniwan nilalagay namin dyan grasa pag dyan sumisingaw. Lagyan namin ng grease. Saka yun sa vertical section yung titingnan natin. Kasi guhit sa gitna siya. So sa vertical siya sa vertical tayo magpo-focus. Bali, maraming beses na ito sigurong pinagawa kasi ano, yung playback niya, dinampera niya ng ano, parang nilagyan, kinumbert sa chopper. Yun o. Lagyan siya ng chopper. Maraming beses pinagawa ito. Ano muna, lilinisin muna natin mga Kadok TV bago natin repair. Bali, linisin natin muna mga Kadok TV yung board na. Dahil napakadumi. Dumi. Mga Kadok TV, bali magre-resolder muna tayo ng mga cold shoulder joint. Mga awang na hinang ng PCB board. Mga pyesa na awang ang hinang. Re-resolder muna natin. Mga Kadok TV, magpi-face mask ako kasi hindi rin maganda sa baga yung LED na yung usok na malabas kapag ka naghihinang. Kaya kailangan naka-face mask na. LED kasi yun eh. Sinisan muna natin ang lacquer thinner mga Kadok TV para makita natin yung
Pawang na hinang. Bali tapos ko nang resolder mga kadok TV. Ayun, mag-check naman tayo ng pyesa. Tingnan natin kung anong talagang sira nito. Bali, may nakita tayo kadok TV na capacitor sa vertical section. Yan o mga kadok TV, yung capacitor niya sa vertical section. Yan o. Sumabog na yung ano niya, puwit.
Yan o. Bali, subukan muna natin palitan. Subukan natin. Ah, itong capacitor na to. Papalitan na rin natin. Nakasubong na kasi yung fit niya. Pag ganyan, hindi na maganda yung kanyang supply. Bali, kinakain na niya yung voltahe pag mga ganyang nakaalsa na yung puwit. Bukan muna natin palitan to saka yung capacitor na yon. Saka may nakita pa akong isang putok na pyesa. Nakita mo nyo yung mga kaduktibo yun. Itong parts na to. Putok. Bali, papalitan na rin natin. Tapos, tatry natin. Buhay. Tapos yung, yan ah. Yung damper ng playback niya. Nasira na. Papalitan natin ng galing din sa mga baklas-baklas na TV. Bali, kakatin natin dyan sa gitna din. Papalitan natin ng bago. Yung mga kadok TV, bali, patanggalin muna natin yung pyesa na papalitan natin. Oh, mga kadok TV oh. Alsa na yung puwit. Papasitor. Dito 35 volts for 70. Sa mga kadok TV oh. Pasak na siya. Thirty-five volts 100. Bali, lahat yung capacitor na yon mga kadok TV, lahat yun sa vertical section. TV dito. TV. Bali, meron naman tayong kukuhanan ng mga ganito. Nagpalitan. Saan? Ang mga kadok TV, nakakuha ko ng pyesa dun sa mga board kong ano. Sinester ko siya, okay pa naman. Bali, papalitan na lang natin. Tapos,
tatry natin kung gagana na siya. No, mga Katok TV, bali na ilagay ko na yung pyesa niya, kapasitor na pinalitan ko. Subukan natin, try natin, saksak na, try natin kung mag-oscillate ba siya. Ayan o, oh. Meron na siya mga Katok TV o. Oh. Okay na siya o. Oh. Oh. Time muna ulit natin. Subukan ko siyang takpan. Nakita niyo ba yung video na tumatakbo no ba? Bukan natin, tatakpan ko muna ulit. Meron na nga daw. Yan na mga Katok TV, okay na. Maano lang siya sa video kasi power niya. Ah, yung ano nga, ganyan na talaga pagka binibideoan siya. Bali, nung naano natin yung TV, nag-okay na siya, nagkaroon na siya ng oscillation. Okay na, nawala na yung kanyang vertical guhit niya sa gitna. Ang problema naman, wala siyang sound. Sa audio section niya. Ito yung, bali ito yung kanyang circuit ng audio section. Tapat na to. Ang problema, kinakat niya yung voltahe galing doon sa chopper. Supply niya dapat dito ay 12 volts. Dito sa IC niya ng audio punta sa speaker niya eh bumabagsak yung voltahe. Ibig sabihin shorted yung IC kasi yung may-ari ilagyan siya ng jumper ng output palabas, akala siguro pwede yon, kaya nasira niya yung audio IC niya. Ito ang number niya, UTC 2003. Ang gagawin ko, papalitan ko siya ng ibang IC. Papalitan ko siya ng minakuha ko dun sa mga board ko. Ang ipapalit ko sa kanya, TDA 2006. Parehas lang din naman siya ng pin in at saka pin out. Parehas lang din siya. Subukan natin. Tatry natin. Kakabit ko muna. Pagkatapos nun, tatry natin kung magkakasound na siya. No, mga Katok TV, okay na yung ginagawa natin. Bali, ito na siya. Okay na siya. Hindi lang siya makuha na ng video kasi alam niyo naman, nag-up and down yung kapag pinipicture. Ah, binibideoan mo. Oh, pero ito naman sa salamin. Okay na yan. Okay na yan. Okay na siya. Bali, pati tuner, nilinis ko na rin. Nilinis ko na rin yung tuner niya. So, spinalta ko siya ng resistor. Bali, Katok TV, nakachamba na naman tayo ang isang TV. Okay na, bali tatakpan ko na lang siya tapos papakuha ko na doon sa may-ari. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakabigay ng idea sa mga katulad kong baguhan pa lang na nag-re-repair. Maraming salamat sa
sa lahat-lahat ng makakapanood. Sana suportahan niyo yung channel ko, Doc TV. Pahit lang ng subscribe button and then the bell button para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Doc TV po. Bye-bye.